Nais mo mong malaman kung paano ginawa itong Y lateral pipe na may 45 degrees or pipe bracket support kung paano ginawa ito. Ito po ang channel ng Ships Peter TV. Ako po ay nais pusong nagpapasalamat kung maklik ninyo ang subscribe button sa baba. Alright, so welcome back sa ating channel, ang Ships Peter TV. At ngayon, mayroon naman tayong isang panibagong video na ito ay ni-request sa isa sa mga subscriber ko na gagawa daw ako ng video about sa pipe bracket. So, itong pipe bracket na to, eh kung ilagay mo diyan sa horizontal position, ay iyan ang Y lateral pipe. Pag ginawa mo siyang vertical position, ay ang maporma siya ay isang pipe bracket. So ano ba ang pipe bracket na yan? Itong pipe bracket na yan, ginagamit lang yan para sa support sa tubo upang tumiba yung header. So ginagamit lang ito pag mayroon siyang excessive na vibration itong pipe na yan, at saka sa ginagamit din na ang isang tubo ginawa ng bracket kung mayroon siyang weight na nakapatong sa kanya. So karamihan sa Y, dito naman sa Y lateral pipe ay ginagamit ito minsan sa mga air vent ng tangke. Itong karamihan ito ginagamit ang Y lateral pipe. So makikita nyo sa mga video ko, ipapakita ko sa inyo kung ano ang kagamitan itong Y lateral pipe at saka yung pipe bracket. So ngayon, ang example natin sa ating gagawin ay 2 inches pipe. So ang 2 inches pipe na yan ay mayroon siyang outside diameter na 60. So mayroon siyang inside diameter na 52 at mayroon siyang circumference na 188.49. So ayan na, pinakita ko na sa inyo yung details. So ilalagay natin ito dito sa taas para magkaroon tayo ng space. So outside diameter ay 60 millimeter. Inside diameter ay 52 millimeter. Tapos CF niya ay 188.49. So buburahin na natin ito para magkaroon tayo ng space. Ngayon, ano ba ang mga formula nito dito sa Y lateral pipe? Parehas lang yan. Ang formula dito sa pipe bracket ay parehas din na formula dito sa Y lateral pipe. So ngayon, bibigay ko sa inyo yung dalawang formulas na magawa itong pipe bracket at saka Y lateral pipe. So ang una kong ibibigay sa inyo na formula, ito ay medyo mahaba ito. Mahaba itong formula na to at minsan nakakalito, at kung magkamali kayo ng pindot, maaaring hindi na tumatama yung answer. So ipapakita ko lang sa inyo kung magustuhan nyo itong formula na yan or mayroon kayong choice. So pangalawa kong formula. Dahil ang unang formula na ibibigay ko sa inyo ay mayroon siyang 97% accuracy. Tapos yung pangalawang formula ko, parehas din 97% accuracy. Parehas sila. So nasa inyo yan kung alin ang gusto nyong piliin na formula na ibibigay ko sa inyo. So ngayon, ang unang formula ang ibibigay sa inyo, kailangan mayroon kayong
mayroon kayong scientific calculator. Kailangan mayroon kayong scientific calculator itong formula na to. Kailangan kayong mayroon yan. Kasi kung wala kayo niyan, hindi niyo ma-solve ito. So, ngayon, kung wala man kayong scientific na dala sa barko, kung mayroon kayong signal sa barko nyo, pwede na yung i-search sa Google ang scientific calculator .net. So lalabas yan ang mayroon na doon, lalabas na at ipipindutin mo na lang. So ngayon, ito ngayon yung formula sa unang bibigay ko. So ang formula nito, kailangan natin ang hanapin natin yung given. For example, itong pipe na to, kailangan natin ng header. Yan, header. So, dahil may header siya, mayroon din siyang branch. So, ito yung header. So, kailangan may header, may branch din, di ba? Normal. Ngayon, siyempre, pag may branch at saka header, magkaroon tayo ng line yan. So, magkaroon tayo ng letter C or center line degree. Yan. Letter C. Nailipat natin to. B branch. Each header. Yan. So, pagkatapos natin, mayroon na tayong header, mayroon na tayong branch, mayroon na tayong center line degree. So, kailangan natin yung angle naman. So, kailangan natin ng letter L. Yan ang lateral degree. So, ngayon, ano ba ang magiging given natin dyan? Dito sa header na yan, dahil equal 5 ito, itong ano na to, equal 5 to. Equal 5 to siya. Yan. Equal 5 yan. Ngayon, dito sa header na to, na ito, kailangan mo ng 1/2 OD. So, ganun din dito sa branch. Ang magkaiba naman sila, 1/2 naman sa dito, pero ID, inside diameter. Ngayon, hanapin ngayon natin yan. So, dahil ang header natin ay equal to, parehas siya na ang outside diameter is 60. So, 1/2 sa OD is 30. Di ba? So, ang branch, parehas din, equal. Ang ID nito ay 52. Inside diameter na 52. 1/2 ID is 26. Ngayon, center line degree. Itong center line degree, kailangan natin ng 12 lines. 12 lines. So, ang bawat lines diyan ay mayroon siyang 30 degrees. Di ba? Kasi ito example ito bilog to. So hatiin ang 12 piraso. Yan. So ngayon, itong degrees na to, mula dito, ito,
Yan ang grease na yan. Ay 30 yan. 30 yan degrees. Yan, 30 mula dito. Yan, 30 yan. 30 degrees. Yan, 30 yan. Ngayon, ang line degrees nito, siyempre, kada linya, plus-plus na yan. Then, dosi-dosi. Mayroon siyang 60, 30 plus 30, 60, plus 30, 90, plus 30, 120, plus 30, 150, plus 30, 180. So, ang line degrees nito, sa 12 lines, mayroon siyang ilalagay natin na 30, 60, 90, 120, 150, 180. Ngayon, dito sa lateral degrees na naman, ano ba ang gagawin natin dito? Dahil kailangan natin ng 45 degrees, so, kailangan natin ng 45 degrees dito. Yan. Ayan na. So, ngayon, ililipat natin to. Ililipat natin to dito. Pusin natin to, ha. So, ang 1 half UD is 30. So, 1 half ID or inside diameter is 26. So, center line degree. Center line degree, mayroon siyang 30, 60, 90, 120, 150, 180. So, ang L, lateral degree, is 45 degrees. Yan. Ngayon, isulat niyo yan. Ngayon, poproceed ako. Buburahin ko to, ha. Okay. Bigyan ko na ng ilang seconds para maisulat nyo yan. Para makuha nyo. Ilagay nyo sa papel. Ngayon, buburahin ko na to. So, ngayon, ito na ngayon ang formula. So, ang formula niyan ay ganito. Open parenthesis H. Oh, itong header natin. Ha? Header H minus square root header pa rin squared tapos minus open parenthesis sin yan center line degree letter C close parenthesis times a branch yan tapos close squared double close then divide by sa sin na naman ang lateral natin letter L yan ngayon plus branch open parenthesis 1 minus cosine letter C ang center line degrees then double close then divide by tan
Then L lateral. Yan. Tapos equals na. Ngayon, kukunin natin yung 30 degrees. Kukunin natin. Ganito. So dito ay close open parenthesis, ang edge natin, ang half is 30. Si 30 square root. Aw, minus pa, minus. Kasi minus diyan, square root 30 squared minus open parenthesis sin. Yung centerline degree natin is unahin natin yung 30. Then proceed tayo. Paano natin to, ha? Yan. Para di magkalwalo. Proceed tayo. Times B branch, yan yun, 26 close squared double close divide by sin, ang lateral natin, ang L lateral 45 close plus branch B, ilan? 26 close, open 1 minus cosine, ano bang center of line degrees natin? 30, di 30 lagay dito, double close divide by tan, tapos open lateral natin 45 close equals. So ang resulta niyan ay 7.673 millimeter. Yan ang sa 30 degrees. So ilagay natin dito, 30 degrees is 7.673 millimeter. Ngayon, so sunod ay 60. Tapos na tayo sa 30, sunod ay 60. Ngayon, papalitan mo lang to. Itong 30 ay papalitan mo ng 60 dito sa sign. Lahat ng center degree, papalitan mo ng 60 ngayon dahil 60 naman ang i-solve mo. Pati dito sa cosine, papalitan mo rin ito ng 60. Yan. Equals. Ilan yon? 27.390 millimeter. So ngayon, nakuha mo na yung 30-60, 90 na naman. Papalitan mo na naman to ng 90. Yan, 90 na. Palitan mo na dito ng 90. Yan. So, 90 equals 47.260 millimeter. Yan. Ngayon, tapos na yung tatlo, 120 na naman. 120. So, papalitan mo na rin ito, 120. Yan, papalitan mo rin dito, 120. Equals 53.390 millimeter. Ngayon,
150 na uli. 150 na naman. So, papalitan mo na naman ito lang. 150. 150. Dito. 150. Equals 52.706 millimeter. So, ngayon 150, isa na lang kulang, 180. So, papalitan muna natin to ng 180. 180 dito sa cosine, 180. So, dito, lagay natin 180 degrees equals 52.000. So, ayan na. Kompleto na tayo. Nakuha na natin. Ngayon, ilalagay natin sa ito sa tubo. So, kapihin nyo yan yung formula natin at saka yung pagsusolve, kapihin nyo dahil ibuburahin ko yan. Sige, bigyan ko kayo ng ilang seconds. So ngayon, okay na. Buburahin ko na to, ha. Ilalagay ko itong 180 dito na para may space. 52.000 millimeter. Ngayon, paano maglagay sa paglagay ito sa tubo? Di ba, sabi ko sa inyo, ang tubo mo ay mayroon siyang dosina lines. So 360 30 60 90 120 150 180 then 30 60 90 120 150 180. Ngayon nandiyan na. Ito yun. Ngayon, dun sa tubo na yun, dun sa tubo, dun sa tubo na yun, ay ganito. Pakita ko sa tubo. Itong tubo na to, ay, halimbawa, itong tubo na to, guguhitan natin ng 12 piraso. Ha? 12 piraso. Halimbawa, sa 12 piraso nito, dahil mayroon tayong 188.49, kung i-divide mo dyan sa 12 piraso, mayroon siyang 15 point, ang agwat nito mula dyan, mayroon siyang 15.708. Iyan ang agwat mula dito, agwat sa kada linya, kada guhit mo. So ibig sabihin, mula dito, halimbawa, ito yung linya mo, ganyan. Linya dito. Itong linya na yan ay mayroon siyang 15.708. Yan. So kailangan mo ng 12 piraso. 12. Palagyan natin, ito 12, ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ayan na. Ngayon, ito, pangalan natin dito ng 360. So, ibig sabihin sa 360, wala 0 to. Walang
ko lang reading yan. Ngayon dito ka sa 30. Sa 30. Ang 360 ay 0 yan. So palagay natin buburahin natin to, ha. Buburahin natin to. So assuming natin dito natin ilalagay ang tubo. Ngayon, ang tubo na yan, palagay natin ito, tubo niyan. So mayroong yan, tubo yan, ha. 30, 60, 90, 120, 150, 180. Ngayon, ito sa taas ay 360. 30, 60, 90, 120, 150, 180. Ngayon, dito ka mag-umpisa. Palagay natin 30. 7.673. So, dito. Palagay natin dito. Yan. 60. 27.390. Palagay natin dito. 47. 90. 47.260. Palagay natin dito siya. So, 120 is 53. Palagay natin dito. Dito siya. Tapos 150, 52 dito. Tapos 180 dito. 52. Ngayon, guguhit mo yan dito. Ayan, ganyan mo. Guhit mo, ha. Yan. Yan. So ngayon, para makita, yan na yun. Yan ang guhit mo. Yan. Kung dito sa side, ito yung anim na lines na guhit mo. Ganun din sa kabila. Ganun din sa kabila. Ganun din ang sukat mo. Ganito. Yan. Kung dito, kasi ang tubo, pati 12 piraso, di ba? 12 piraso na line. Yung anim na lines, ito yung nasukat mo. Kung anong mang nasukat mo dito, ganun din sa kabila. So, bale, ang kalalabasan niyan ay parang pwede rin ilagay nyo to sa ano, sa papel. Yung kabila, pag nakating mo to sa ganyan, itupi mo siya, gayahin mo siya. Ganon. So, yun ang unang formula. Ang formula nito, itong formula na to, ay makikita nyo kung sino mayroong libro or booklet ni Thomas Franklin, ang idol ko na pipe fitter, nandoon to sa booklet niya kay Thomas Franklin na pipe fitters. Itong formula na to, nandoon yan. So ngayon, yun na yun ang unang formula na binigay ko sa inyo. Ito yun. Sana nakuha niyo to. Basta ang kalalabasan nito, mayroon siyang 97% na accuracy. Yan. So ibig sabihin, pag ito yung sinunod mo, ibibigay sa iyo ang 97% na accuracy. So ganun din yung susunod na video nito, ganun din ang accuracy noon, 97%, pero mas maiksi yon dahil iba ang diskarte yon.
dahil kamukha nung sinasabi ko, ako ay tinatama din sa mga mahaba na formula. Ito hindi ko ginagawa to pag pabilisan yung trabaho kasi matagal to kasi i-divide pa sa isa. Matagal. Ngayon, ginagawa ko lang ito pag may extra time. Dahil dito sa barko, ang job order dito ay adlaw-adlaw nagbibigay. So, ngayon kung pabagal-bagal ka dito, magtatambak yung job order mo. So, hanggang umuwi ka na lang, hindi pa tapos yung job order mo. So, yan ang mangyayari. So, kaya nga, ang ginagawa ko, yung mga pabilisan lang na pumula. Ito, hindi ko ginagamit dito sa barko ito. Kasi kailangan ko maghamon. Pero ito, nagagamit ko to doon sa lupa. At saka yung mga estudyante ko, binigay ko rin sa kanila ito dahil may mga estudyante din ako na nagtatrabaho sa Saudi, sa Korea, na mga pipe fabricator. So, ito yung binibigay ko. Sabi ko, ito yung gamitin nyo dahil nasa lupa naman kayo, mayroon kayong makukuhang 97% accuracy. So ngayon ay buburahin ko na to at gagawa ako ng pangalawang formula. Kung alin ang gusto nyo, maaaring ito, maaaring yung ganon. Pero ang ginagamit ko dito sa pagbuo ko ng pipe bracket or Y lateral pipe ay ang pangalawang formula na ito sa sunod nito na video. Yun ang ginagamit ko. Ito hindi ko ginagamit kasi matagal. So, pinapakita ko lang sa inyo kung alin ang gusto nyong gagamitin. So, ang susunod na video nito ay pangalawang formula na ibibigay ko sa inyo. Okay, panoorin niyo yung susunod na video. So ganito ang formula ko naman ng isa. So buburahin ko na to, ha. Para may squeeze ako. Buburahin ko na to. Basta ang gagawin natin ay equal pipe Y lateral pipe 45 degrees. So ang example nating tubo ay 2 inches. So magagamit din ito sa pipe bracket support. Ha? Yung nag-request sa akin na isa sa mga subscriber ko, ito na yung hinihingi mo, baka sakali makatulong sa'yo. So kung ano man ang medyo naguluhan ka nito, pwede kang mag-message sa akin doon sa Facebook natin na page na Sips Peters TV. Doon kayo mag-message sa akin. Kung hindi, pwede ka dito sa baba sa video na to, may comment section dyan, pwede kayo mag-comment dyan at masasagot ko. So buburahin ko na to at ibibigay ko na sa inyo yung pangalawang formula natin. So example natin, ang example natin sa tubo na to ay 2 inches pipe na mayroon siyang outside diameter na 60 mm. So ngayon yung 60 mm niyan ay OD times mo sa pi. So alam mo naman yung pi natin ay ang OD natin ay 60 times ang pi natin na 3.1416. Yan. So ang kalalabasan niyan ay mayroon siyang 188.49 millimeter. Yun ang tinatawag natin na CF. So buburahin ko na to. Ayan. Ang CF natin ay circumference ay 188.49. Yan na. So ngayon, ang constant naman, constant given, dito natin ilagay, ha? Constant given sa 45 degrees
ay ganito. Pag 45 degrees long cut ay may konstansya na 1.2071 millimeter. Sa 45 degrees naman shortcut .2078 millimeter. So baka maguluhan kayo sa long cut, short cut. Maintindihan niyo ito mamaya, i-explain ko 'yan. Ngayon, yung 45 degrees na sin ay ang constant niyan ay 0.7071. Yan, ang constant niyan. Ngayon, ang formula naman natin sa pagkuha ng 90 degrees. So, dito natin ilalagay. Pagkuha ng 90 degrees, formula. Sa 90 degrees. Ang formula niyan sa 90 degrees ay OD or outside diameter times constant long cut. Tapos isa pa, OD or outside diameter times short cut. Yan. So nakikita natin ang given ng long cut ay 1.2071. So ganito, ang OD natin ay 60. So ibig sabihin 60 times long cut. Ito, long cut natin ay given ay 1.2071 equals ang resulta. Anong resulta niyan? Ang resulta niyan ay 72.46 millimeter. So, ibig sabihin, ito yung 90 degrees long cut. Pa na. So, solve na tayo dito. Buburahin natin to, ha? Solve na tayo dyan sa long cut. Yan, buburahin. Tapos na to. Dito naman tayo sa baba. Sa short cut, 60 times. O ano bang shortcut dyan? 0.2078. Diba? Equals kano? Ilan yan? Ay mayroon siyang 12.46. So mali pala to. 42 to pala. 42. So ang ulitin ko, ang long cut natin ay 72.42. Yan. So ito millimeter, sa short cut ay 12.46, 90 degrees short cut. Yan na. So ilipat natin to. Tapos na tayong formula na yan. Lista nyo. So, lipat natin dito sa taas. Lista nyo yan, ha? So, ganito na. 90 degrees. 72.42. LC, ibig sabihin, long cut. 90 degrees. 12.46 millimeter. Millimeter to siya. Short cut. EC. Buburahin natin to. So ngayon, nakakuha ka na ng 90
nakakuha ka ng 90 degrees. Ngayon, ang hanapin naman natin yung 45 degrees na naman. So, ano ba ang formula ng 45 degrees? So, ang 45 degrees ay mayroon siyang 45 degrees formula ay sin 45 degrees times sa taas, times natin long cut. So sin 45 degrees times short cut. So ano ba ang given natin sa 45? Ito. Ha? So maliwanag. Ang gagawin natin dito ay 0.7071 times lungkat. Saan bang lungkat natin sa yung given natin sa lungkat? Ito. 72. 72.42. So ano bang kalalabasan? Anong kalabasan yan? So, 51.20 millimeter. Yan na. So, dito, sin 45 times shortcut, ganun pa rin. 0.7071 times. Ano bang shortcut natin? Ay 12.46 equals ilan yan? So, 8.81 millimeter. So, ayan na. Nakuha na. Ngayon, ilalagay na natin dito. Sulat niyo yan sa papel at buburahin ko. Ayan na. Nasulat niyo na. So, buburahin ko na to. Ayan. So, ilalagay ko siya dito. 45 degrees sa lungkat. 51.20 millimeter long cut. 45 degrees. 8.81 millimeter short cut. Yan na. So, kumpleto na. Mayroon na tayong 90, mayroon na tayong 45. So, ito na yung mga ano niya. Oh. Ibig sabihin, sa lungkat, sa 90 degrees na lungkat, ay mayroon siyang 72.42. Sa shortcut naman, sa 90 degrees, ay 12.46 millimeter shortcut na yan. Sa 45 degrees na naman, ang lungkat ay 51.20 millimeter sa lungkat. 45 degrees naman, 8.81 millimeter sa shortcut. So, ganito ang gagawin natin. Gagawa tayo ng circle sa palagay natin ito yung tubo. Lalagay natin dito. Yan. Para mas madali, kumuha na lang ako ng bilog. So, gawa natin yung ilibo. Ito yung example sa tubo. Subali, ang tubo na yan ay mayroon siyang 8 linya. Hatiin natin ang tubo ng 8 linya. So, paano ba ang maghati niyan? Paano maghati? So, ito yung circumference mo. Yan ang circumference mo. I-divide mo siya sa 8. Palagay natin. Yan, divide mo yan. 188.49. Divide mo yan sa 8. Kasi 8 ang weight mo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, ang kalalabasan yan ay 23.56.
So, ibig sabihin, ito na yung distance yan. Mula dito hanggang dyan ay 23.56. Lahat yan, paikot. Ganyan ang pagkuha sa walong linya. So, kung 12 na linya, times mo lang yung, divide mo lang sa 12. So, burahin natin ito. Ngayon. So, ano ba itong sa gitna nito? Ito. Gitna nito. Ito yung maglagay tayo dito. Ito ang pinaka zero. Yan, zero. Dito naman, sa gitna. Yan. Ito yung 90 degrees. 90. Ito. Ito, 90 din dito. So, ngayon, itong portion na to, itong portion, ito dito, itong portion na to, up, ito. Mula dito, hanggang up. Yan na yung tinatawag natin na long cut. Long cut portion. Yan. Dito naman sa baba naman ay shortcut portion. Yan. Ngayon, 90 to, dito 45. 0, 45 din dito. Dito natin lagay. 45 din dito. Tsaka 45 din dito. So, sa 90 to, malagay natin ito yung tubo. Ito yung tubo natin. So, ang 90 mo, mula dito hanggang dyan, ay sukat mo ay 72.42. Yan. 72.42 millimeter. Mula dito hanggang dito. Ngayon, sa shortcut naman, shortcut, 90 degrees dito, sa baba. Mula dyan, ay mayroon kang 12.46. So ngayon, itong 45, 45 natin dito, ilan ba yung 45? Sa 90 degrees. Sa shortcut, sa banda sa taas. O, ilan yan? 12. Ah, no, no. 45 degrees, along cut. Hindi na. Dito pala. 45 degrees. Sa long cut ay 51.20. So, ito naman ang sa baba naman, sa shortcut, ang 45 degrees ay 8.81. So, papakita ko sa inyo sa tubo. Yan. Ito sa tubo na to, ay papakita ko muna dito sa ano, papel para maliwanag. Ito, pakita ko sa inyo sa papel. Yan. Sa papel na to, mula dito hanggang doon, ay yan ang 188.49 millimeter. Mula dito. Ngayon, yung papel na to, yung mula dito hanggang doon, circumference niya ay 188.49. Dinivide ko sa walong lines. Yung sinasabi kong walong lines. So, yung sinasabi ko kanina, ang walong lines ay mayroon siyang 23.56 mula dito, para isa. Ngayon, ito na ngayon ang forma natin. So, nilagyan ko siya ng, para di kayo malito, yung kulay blue ay long cut. Yung kulay red, yun ang short cut. Yun ang green, yun ang zero. Ngayon, mula dito, sa pinaka-label niyan, hanggang dito, ay may sukat siya na 72.42. Ito, 90 degrees sa long cut. Ngayon, sa 45, yan, ilagay natin dyan. Sa 45 degrees, long cut, 51. So, mula dyan hanggang dito, ay mayroon siyang
51.20. Ganun din dito sa kabila. 51.20. Oh, tapos na tayo sa lungkat. Dito naman tayo mag-focus sa rig. Ito, sa shortcut. Ang shortcut niya, sa 90 degrees, ilan? Shortcut, 12.46. Yeah, mula dito, 12.46. So, ang shortcut naman niya dito, ilan? 8.81. Oh, ganun din dito sa kabila. 8.81. Ang 90 degrees sa shortcut ay 12.46. So ayan na. Ang zero natin dito, green zero, ay zero reading yan dito sa pinakataas. Ngayon, gugupitin natin yan. Gugupitin natin to. So bago natin gupitin, ipaliwanag ko sa inyo. Nakikita niyo yung kanto dito. Kailangan ibibilog mo yan ganyan. Alisin mo tong kanto. Ibibilog mo siya ganyan para akmang-akma doon sa, kasi ang tubo na yan, ay papasok niyan ay bilog siya, bilog ang tubo. So ngayon, iko-curve natin yan diyan. Nakikita niyo pula-pula, iko-curve natin diyan sa pagkating. Ay kakatingin natin. Ito na ngayon yung yan na ngayon yung nakating natin. Ngayon, for example, ito yung tubo. Kamukha nung sinasabi ko, ito yung tubo. Ito yung zero sa lungkat 45 90 45 0. Sa shortcut naman 45 90 45 0. Ngayon, ang pag buhit niyan, kung ayaw mo dito, kasi yung tong papel na to, pwede mo yung i-ganon dito ganyan, ganon mo, ganon mo siya. Yan, ganyan. At saka, guhitan. Guhitan mo, ganyan. Kung ayaw mo dito sa papel, ay gamit tayo dito direct. So na, ang yung sinasabi ko na walong lines, ito yon. Ito yung mga linya. Yan, sa tubo na yan. Nakikita nyo? So ngayon, dito tayo sa 0, di ba? Ito, 0. 45, 90, 45, 0, 45, 90, 45, 0. Ngayon, ito, dito sa 90 na to, ito yon. Mula dito, hanggang dyan ay mayroon kang sukat na 72.42 dito. Mula dyan, mula dyan hanggang dito ay 72.42. Ang 45 sa lungkat ay 51.20 mula dito, mula dyan. Ayan ang 51.20. So, akyat sa taas, 0. Walang reading. Yan, ganon din dito. Ngayon, dito naman tayo sa shortcut. Itong shortcut na to, ito yung 90. Ang katapat nito, 90 din, shortcut. Ngayon, dito naman tayo mula sa 0. Dito sa taas, ang kasunod ay 45. So, 45 shortcut. Ano bang shortcut ng 45? 8.81. So, ibig sabihin, mula dito hanggang dyan ay 8.81 or equivalent 9 mm. Dyan. Yan. Pagdating naman dito sa 90, ang 90 natin ay shortcut ay 12.46. Mula dyan hanggang dito 12.46. Ngayon, 45 na naman to. Balik tayo sa 8.81 or 9 mm. Mula dito hanggang doon 0. Ngayon, ginuhitan yan.
Yan, guhit. Yan. Yan, guhit. Yan, kamukha nito, ang guhit din. Oh, yan, yan na. Ngayon, kakatingin natin yan. Pag iya yung nakating, ito ang resulta. Ito na ngayon ang kanyang resulta. Yan. Yan. So, ibig sabihin, yung kinating natin, yan yon. Yan, ganyan. Yan. Yan. O, di ba? O. Di ba yung kinating natin? Yan na. Yan na yun. Yan. So ngayon, ang pagkakating nito, kailangan nga huwag kang lalampas doon sa linya. Huwag kang lalampas doon sa linya na ginuhitan mo. Papasok ka dito sa loob ng gunti. Huwag mong patayin yung linya. Kasi kung patayin yung linya, magkakaroon siya ng gap. So, dito ka lang sa loob. Ngayon, dito, nakikita nyo dito, ay medyo may hinasa ko yan dito. Nakikita nyo yan, hinasa ko kabilaan. Yan, kikita nyo yan. Kasi ang tubo ay papasok dyan. Papasok siya. So ngayon, para ma-prove ko sa inyo kung tama ba to, ito na ngayon siya. Ito na. Oh. Yan. Yan. Yan ang 45 degrees to. So ngayon, kunin natin yung 45 degrees. So mayroon tayong 45 degrees dito na angle. Yan. Yan, yan na. 45 degrees. Yan. So ngayon, ang mangyari dyan, kaya sinasabi ko double axle ito, pwede siya lateral pipe na 45 degrees, ganyan. Ngayon, pwede rin siya brace support. Ganyan, nakaganyan siya. Ngayon, ang gagawin mo lang dyan, ay gagawa ka ng malaking eskwala o angle square, i-ganon mo dito. Kung anong matamaan din siya dito, ay kakatingin mo siya, ito. Kakatingin mo siya para pantay. Pantay siya doon sa flooring na pinaglapatan mo nito. Bali, ito yung tubo, ganyan, ito yung support. Kaya yung sinasabi ko na double axle ito. Ganyan. Ha? Ganyan ang support. Pipe support. Pero, bago mo i-welding doon sa flooring, kailangan lagyan mo na ng sapatos or plate. Lagyan mo ng oval dito na parang sapatos niya before mo i-welding doon sa pinaka flooring or plate niya. Kailangan mayroong sapatos to kasi yan ang standard na ano na procedure. Kailangan may sapatos ang brace kung ito nakaano rin, may sapatos din ito. Maliban lang kung ito'y tagos o lagay mo lang support ito. So, ganyan ang forma dyan kung magiging support yan. Ganyan. Pero kung lateral siya, ganyan. Ngayon, o pwede ba ito sa may butas? O pwede. Ito yung may butas, di ba? O. Lateral siya. Gagamitin na lang natin sa lateral pipe. Ganyan. O, butas to, di ba? O, kikita niyo, butas yan. Ganyan siya. O, yan. O, yan na. Insakto na tayo. Yun, o. So, itong procedure na to, ito yung pinakamaiksing formula na ginagamit ko. Hindi ko ginagamit ito doon sa sinasabi ko nung una na mahaba. Kasi maguguluhan ka lang doon dahil marami siyang mga square root, sin, cosine, tangent. Marami siyang mga balongos doon, mayroon pang lateral. Dami! So, kahit ako doon minsan nalilito, pero ang ginagamit ko sa pangmadali ang trabaho sa y-lateral, itong formulang
sinasabi ko, itong pangalawa. Kaya nakikita nyo naman ay eksaktong-eksakto. Yan. Eksaktong-eksakto siya. Yan. Nakikita nyo, eksaktong-eksakto. Bilaan. Yan. Nakikita nyo. Yan. 10. Diba? So, hanggang doon na lang ako na i-explain ko sa inyo. Kung hindi nyo naintindihan pa yung mga sinasabi ko, mag-comments na lang kayo dito sa baba or mag-message kayo doon sa ating Facebook page na mayroon akong pangalan doon na Sips Peters TV. At sa lahat ng gustong mag-pipeter, sana makatulong itong video na to, at saka sa yung nag-request sa akin na isa sa ating mga subscribers, sa aking mga subscriber na gumawa akong ganito. Ngayon, pinagbigyan na kita. Sana makatulong sa ito. Okay. Ito na. Nakikita nyo na. Ito yung lateral pipe na may 45 degrees at insakto tayo doon sa ating sinasabi. At saka yung sa mga formula, ito yung ginagamit natin, yung formula natin. Ngayon, nakikita niyo naman at insaktong-insakto ang ating ginawa. So, yung kulay pula na yan, yan ang magnetic na angle. So, nakikita niyo naman, tumatama yung sinasabi natin na 45 degrees. So, ganun na lang ang paggawa. Yung mga formula ay susundin nyo. Yung dalawang formula na yan, ang pinakamadaling magawa, yung pangalawang formula na binigay ko sa inyo. Dahil yung unang formula ay matagal yon, dahil mag-calculate ka pa. Di katulad do sa pangalawa, calculate ka pa rin pero normal na calculator lang. Madali lang. Kasi yung isa nakakalito yon. So ito, ngayon nakikita nyo naman at insakto-insakto ang 45 degrees. Ang tubo na to ay tinatawag na lateral T-pipe kasi may butas yung may butas yung tubo. Ayan, gamukha niyan. Binutas ko. Ito yung tinatawag na lateral Y lateral pipe, may 45 degrees. Yun, sakto-sakto yung ginawa natin. Kikita nyo mo naman na insakto yung 45 degrees. Yan, sakto-sakto. Yung tubo na to, ulitin ko, mayroon siyang butas, may uka siya. Para ito ay magamit sa 45 degrees na lateral. Kung mayroon kayong mga tubo na ginagamit ito sa mga air vent, yung lahat ng air vent, ito yung ginagamit. Ito yung sa iniipit ko sa gato, yan ang tinatawag nating branch, header. Ito yung nakakonek sa taas, yan ang branch. So, ang mga ganitong klaseng tubo ay ginagamit lamang sa pagkukunik ng i-attach sa header. Tulad ng mga air vent, dyan natin nilalagay. At saka yung mga bira, ito ginagamit sa liquid. Pero karamihan ito sa mga air vent. At ipapakita ko sa inyo ang tubo na nilagyan ng air vent dyan, para mayroon kayong idea. Alright, so ito yung sinasabi ko sa inyo na ang kadalasan ginagamit ang Y lateral pipe ay ginagamit lamang sa mga air vent. Ito yung nakikita nyo, yan ang air vent sa mga tangke na naka-attach doon sa header. Lahat ng lube oil air vent ay naka-attach sa isang header. At ngayon, papakita ko na naman sa inyo ang tinatawag natin na pipe bracket.
So, or pipe support. So, ganito ang forma. Halimbawa, doon sa inyo, ito yung support niya. Ganyan ang forma. Ngayon, para malumapat yung pinaka-putting niya, ay gumagamit ka ng angle square. At ito'y 90 degrees ito na angle square. Kung ano man ang maguhit mo doon sa branch niya, dito sa baba, ipapakita ko sa inyo, yun ang kakating nyo para ito ay buong lumapat doon sa flooring. Ganito ang forma doon sa bracket na yan. So ngayon, ilagyan mo siya ng eskwala, 90 degrees. Ngayon, yung matamaan doon sa dulo, kamukha nito, ididimo ko. Ilagay mo dyan, ipantay mo doon sa gilid. Yan, pantay mo dyan sa header. Ilapag mo lang yung ano mo, yung eskwala. At kung ano man ang tinamaan doon sa branch, yun ang guhitan mo at kakating para ito ay lumapat doon sa pinaka-flooring. So, yung nag-request sa akin na pipe braces, yan, kakatingin mo yan. Pag nakakuha ka na ng 90 degrees dito sa eskwala, pag kinating mo na yon, yun na yon. Kuha nito at lalagyan natin ng eskwala. Kamukha nito, ilalagay mo lang yung eskwala dyan. Yan. Kasi isang kamay ko lang ang humawak sa camera, kaya medyo awkward ang paghawak ko sa eskwala. Ngayon, ipantay mo lang dyan sa header niya. At yun, dito sa branch na yan, yung nakikita nyo yan, yan mo iguhitan. Ikakating mo yan para ito ilumapat doon sa flooring yan. Kakating mo yan. Yan. At yun na yun. At lagyan mo siya ng sinatawag natin na plate na parang sapatos niya upang bago mo i-welding doon sa flooring, kasi yun ang pinaka-standard. Alright, so nakikita nyo na, pinapakita ko sa inyo kung ano ang pipe bracket or pipe support. Nakikita nyo yan, ito ay ginagamit sa suporta sa isang tubo na mayroon siyang vibration. So yan ang alright, so completion na tayo nito. Sana nakatulong itong video na to sa nag-request kung paano gumawa ng pipe bracket or pipe support. Kasi ginagamit lang ito sa mga tubo na may excessive na vibration at mga tubo na gustong patibayin yung condition. So, ito yung tinatawag na pipe bracket support. Sana nakatulong itong video na to. At marami pong salamat sa nanood at nagtiyagang manood sa video na to upang malaman ang mga diskarte sa formula, mga ideas na ito. At marami pong salamat. Ito po ang channel ng Sips Peter TV. Ako po ay puspusong nagpapasalamat kung maklik ninyo ang subscribe button sa baba.